Atin pong pinag-aaralan ang synopsis of the books of the Bible. So if you have your Bibles, please turn with me your Bibles in the book of, sunod sa Jonah ay Micah, ang paborito ng mga PSS student pagdating sa practicum hour. Nabiktima kami na ito eh. Maraming beses na kami nabiktima na ito eh. Sabi nga nung isang Bible school student dito na lalaki na full-time staff, babae daw to eh. Di ba? Tanong mo sa kasama mo dyan. Alright. At buksan po natin ang ating Bibles in the book of Micah. At ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral about sa synopsis of the book of Micah. Alright. Micah chapter number 6. Micah chapter number 6 in verse number 8. That is the key verse of the book of Micah. So if you have your Bibles, please, dyan po sa mga kasama nyo po na nandyan po sa virtual crowd, sa mga kasama nyo po na bisita at wala silang Bible, please share your Bibles to them at para masundan po nila yung ating pong binabasa, ano po? At para makasunod po sila sa atin and maintindihan din po nila yung ating pong pinag-aaralan. Micah chapter number 6 in verse number 8. Are you there? Amen. Are you there? Amen. All right. Ang sabi po ng Bible, Micah chapter number 6 verse number 8, He had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Mamaya po, pag naintindihan po natin yung purpose, at isa po ito sa mga part ng outline, mamaya pag pumunta tayo doon sa outline ng Book of Micah, ay maintindihan po natin kung bakit ito po ang ginamit na key verse dito po sa libro po na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakila po namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. And we thank you, O God, and we praise your name for allowing us to learn from your word. Salamat po sa panibagong buhay at panibagong kalakasan na inyo pong ibinigay po sa amin, O Diyos. Kayo po ang patuloy po na manguna. Guide us, O God, as we go on sa amin pong pag-aaral, Panginoon, sa synopsis of the books of the Bible. And please use me, O God, as I bring this Sunday school to your people. Give them the wisdom, the understanding that they need upang maintindihan po namin ang aming pong pag-uusapan. At huwag yung pahintulutan ang diablo ay magkaroon po ng puwang sa aming kalagitnaan po ngayon, Panginoon, by cutting our power source and our internet connections, O God. And for those people that are using cellular data, please give them a good signal. Alam niyo naman, Panginoon, na ang panahon po ngayon ay hindi po maganda. So please, give us a good signal, Panginoon, upang ma-enjoy po namin ang pananambahan po namin sa buong maghapon po na ito. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, and please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Alright, please be seated. And again, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin at sa lahat po na nandiyan po sa virtual crowd sa ating pong Google Meet. A blessed Sunday morning, and ganun din po sa mga nasa Facebook Live. And ako po ay naniniwala na ito po ay hindi magiging hadlang. Ito pong pamamaraan ng ating pong pananambahan ay hindi po magiging hadlang sa ating pong pag-worship sa Panginoon. Sabi nga ng ating mahal na pastor, maaring tinanggal nila sa atin yung lugar ng worship, pero hindi nila matatanggal ang reason sa atin ng worship. Ano po? Kaya po sa lahat na nandyan po sa Google Meet, sa lahat na nandyan po sa Facebook Live, focus your attention here and huwag niyong pahintulutan na merong sisira ng inyong spirit sa pananambahan po natin. Are you ready for the Sunday School? Amen. Again, lagi po namin pinapaalala that Sunday School is a part of our service. Po, para po sa mga members ng simbahan po na ito, matagal nyo na pong alam yan na ang Sunday School ay part na ng ating pananambahan. Okay, so get ready, and if you can take down notes, please do. Ano po, dahil ito po ay maganda at magagamit nyo po ito kapag kayo ay inassign ng inyo pong mga area leaders. Alright? Now, sabi po dito ng Bible in Micah chapter number 6 and verse number 8, He had showed thee, O man, what is good,
and what that the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. All right? And ngayon po, ang ating pong pag-aaralan is all about the synopsis of the book of Micah. Last Sunday, tayo po ay natapos sa synopsis of the book of Jonah. And malapit na po tayo matapos. Ano po? Malapit na tayong matapos sa Old Testament, at let us make sure na bago tayo matapos dito sa Old Testament, eh talagang naiintindihan natin yung ating pinag-aaralan. Of course, the author of the book of Micah is none other than Prophet Micah. Alright? At siya po ang author ng libro po na ito. And the date na isinulat niya po ang book of Micah ay from 742 BC to 687 BC. All right? Yan po ang date na kung saan ay sinulat po ang libro po na ito. Makikita po natin yan sa Micah chapter number 1 verse number 1. All right? Yan po, and probably ito po ay naisulat during the reigns of these kings. Ano po? Ang sabi po dyan in verse number 1 of Micah chapter number 1. Ang sabi po ng Bible, the word of the Lord that came to Micah, the Moreite, and in the days of Joram, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Alright, so makikita nyo po dito na yung tatlong hari na binanggit po dito, si Jotham, si Ahaz, and si Hezekiah, ay ito po ang dito po naisulat during the reigns of these three kings, dyan po naisulat ang libro po ng Micah. And the book of Micah has 7 chapters. Alright, the book of Micah has 7 chapters. And the word Micah, okay, the word Micah, ang ibig sabihin po nito ay who is like the Lord. Okay, yan po ang meaning ng book of Micah, who is like the Lord. Now, pag-aralan po natin a short background about po kay Prophet Micah. Si Micah po ay, Micah was from Moresh Gath. Okay, ang sabi dyan po sa verse number 1. Verse number 14. Okay, verse number chapter number 1, rather in verse number 14, and sabi po dyan, therefore shalt thou give presents to Moresh Gath, the houses of Akzib shall be lie to the kings of Israel. Alright, so si Micah po was from Moresh Gath. Ang Moresh Gath po ay a country district on the plains, possibly near Gath. Okay? At dyan po si Micah nang galing. Dyan po sa lugar po na yan. And si Prophet Micah, mga kapatid, si Prophet Micah was a contemporary with Isaiah of Judah and Hosea in the north. Okay? Siya po ay contemporary ni Prophet Isaiah at ni Prophet Hosea. And he began his ministry before Israel's fall. Okay, nagsimula po ang ministry ni Prophet Micah bago po ang pagbagsak ng Israel. Now, the chief purpose, okay, dito na po tayo papasok para mas lalo po nating maintindihan yung key verse na binasa po natin kanina, because the very purpose of the book of Micah is to warn God's people that judgment is coming and to offer pardon to all who repent. Now, kung inyo pong mapapansin dito po sa mga prophetic books na ating pong pinag-aaralan, simula pa po nung una, ay nagkaroon na po ng mga warning regarding the upcoming judgment. Na ibig sabihin po, ito po yung judgment na ibababa po ng Diyos dahil sa ginagawa ng kanya pong mga anak. Alright? The punishment doon po sa kasalanan na ginagawa po ng Israel. So, ang trabaho po ng mga prophet is to warn the people of God. Okay? Kaya nga po, kung mapapansin nyo doon sa mga nakaraan po natin pinag-aaralan, ang issue is that kailangan nyo bumalik sa Diyos. Alright? Kailangan nyo mag-turn back dyan sa kasalanan na ginagawa nyo at kayo ay manumbalik sa Diyos. Because kapag hindi kayo tumigil, judgment will be upon you.
Yan po yung ipinipreach ng mga prophets. Now, paulit-ulit po yan hanggang dito po sa panahon po ni Micah, still yan pa rin po ang purpose kung bakit sila nagsasalita para po sa mga tao po ng Diyos. Kaya nga po makikita niyo po dyan na ang sabi po dyan, the very purpose of the book of Micah is to warn God's people that judgment is coming. Now, since that judgment is coming, ang isa pa po sa mga purpose ng ministry ni Prophet Micah ay nag-offer po siya na pwede kayong magsisi. Okay? Merong kapatawaran for those that will repent. Okay? Merong kapatawaran doon sa mga anak ng Diyos na magsisisi sa kanilang kasalanan at mag-turn back, tatalikuran nila ang kasalanan na ginagawa nila at sila ay babalik sa Diyos. Merong nakaabang na pardon. So yan po yung pinaka-purpose, yan yung pinipreach ni Prophet Micah sa mga tao po ng Diyos. Because dito po, nakatuon po si Prophet Micah dito po sa mga tao po ng Samaria and Jerusalem. Siya po ang, yan po ang mga tao na kausap po dito ni Prophet Micah, the people of Samaria and Jerusalem. Now dito po makikita nyo, kakaiba naman ang dinidil dito. The setting of the book is all about political situation. Okay? Yan po ang setting po ng libro po ng Book of Micah, political situation. Mamaya maintindihan po natin yan kung bakit political situation ang dinidil ngayon dito po ni Prophet Micah. Alright? Now dito po again, the very purpose of the book is to warn God's people that judgment is coming and to offer pardon to all who repent. So again, sabi ko nga po sa inyo, ganun pa rin ang kalagayan ng Israel. Okay? Kikilalanin nila ang Diyos and then darating sa point na sila ay tatalikod sa Diyos, iiwanan nila ang Diyos, sila ay magkakaroon ng kasalanan na kung saan hate na hate ng Diyos. And then here comes the prophet, bibigyan sila ng warning na kapag hindi sila tumigil, ganito, ganyan ang mangyayari. And then i-restore sila ng Diyos and then ganoon na naman, babalik. And yan, sabi ko nga po sa inyo, yan ang purpose na itong mga prophets po na ito na inaasay ng Diyos para sa kanila. To warn them about the judgment na paparating na kapag hindi sila tumigil, sigurado may kalalagyan sila sa kamay ng Diyos. Kaya nga po dito, ang sabi ni Prophet Micah, merong pardon na nakaabang, merong kapatawaran na nakaabang for those who will repent. Okay, for those who will repent. And the setting is all about political situation. Alright? Now, dito po, mababasa din po natin dito in the book of Micah na meron po dito mga sins na kinondem po ng Diyos. Okay? These are the particular sins na naging issue during the time of Prophet Micah. Now, the first sin na makikita po natin dito is idolatry. Alright, dito po sa Book of Micah, ito po yung mga particular sin na dinil po ng Diyos sa people of Samaria and Jerusalem. Okay, number one is idolatry. Yan po ay mababasa po natin from chapter number 1 verse number 7. From chapter number 1 verse number 7, ang sabi po dyan ng Bible, and all the graven image thereof shall be beaten to pieces, and all hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate, for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. So makikita nyo po dyan in verse number 7 of Micah chapter number 1, idinil po ng Diyos ang kasalanan regarding the idolatry. And not just only that, mababasa rin po natin yan from chapter number 5 of the book of Micah, verse number 13. Alright, from chapter number 5, verse number 13, and sabi po dyan, thy graven image also will I cut off, and thy standing image out of the midst of thee, and thou shalt no more worship the work of thine hands. So makikita nyo po, the first sin na idinil po ng Diyos po dito, sa particularly sa panahon po ni Prophet Micah, is the sin of idolatry. Okay, so ipinaunawa po sa kanila yan na sisirain ng Diyos ang mga bagay na yan, and hindi nyo na kailanman i-worship yung mga bagay na gawa ng inyong kamay. Okay, so maliwanag po yan. Yan po yung unang sin na idinil po
during the time of Prophet Micah. And the second sin is the evil plans and devices. Okay, ito po, kung naalala niyo po, binanggit ko po dito, kada prophet ay meron silang kasalanan na dinidil. Di ba? Naalala niyo po yan, kada prophet na ina-assign ng Diyos, merong particular sin na idinidil nila doon sa mga tao po ng Diyos. Ngayon po dito, these are the particular sins during the time of Prophet Micah na kung saan ay ginagawa po ng mga Israelites, sa mga tao po ng Diyos. Kaya nga po, the first sin is the sin of idolatry. Now, the second na dinil po ni Prophet Micah sa mga tao po ng Diyos is the sin of evil plans and devices. But the evil plans and devices. Now, sabi po dyan in Micah chapter number 2 in verse number 1, Woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it because it is in the power of their hand. Now, dito po makikita nyo yung sin, yung evil plans and devices. Okay? Dito nyo po makikita na sa isip pa lang nila ay nagpaplano na sila. Kaya kapag meron na silang naisip, kapag sikat ng araw ay gagawin na nila. So makikita nyo po, dyan pa lang nagkakaroon na sila ng kasalanan. Okay, yan po yung mga particular sins na dinidil dito po ni Prophet Micah sa mga tao po ng Diyos. The first one is idolatry. The second one is the evil plans and devices. Now, the third one na dinidil po dito ni Prophet Micah during his ministry is the sin of covetousness. Alright, the sin of covetousness or yung lust na tinatawag po natin. Pagdating po sa Bible, yan po ay ginagamit as the word lust. Alright? Now, the sin of covetousness. Now, sabi po dyan ng Bible in Micah chapter number 2, verse number 2. And sabi po dyan ng Bible, and they covet fields and take them by violence, and houses and take them away, so they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Alright? So, makikita nyo po dito yung inggit na meron po sila ay bunga po ng kanilang lust, okay? Yung jealousy na meron po sila ay doon po sila nagkakaroon ng kasalanan. Okay, alam naman po natin ang gustong mangyari ng Diyos para po sa kanila na ayaw ng Diyos na sila ay magkakaroon ng inggitan. Kaya nga pinaka-advice sa kanila is mahalin mo ang iyong kapwa. Alright? Pero dito po, dahil po sa kasalanan, dahil po dito po sa lust na meron sila, na kung ano yung makita nila dito sa tao na ito, ay gusto rin nila, meron din sila. So nagkakaroon po sila ng sin of covetousness. So yan po yung isa po sa mga dinidil po dito po ni Prophet Micah during his ministry. Now, sabi ko po sa inyo kanina, the setting is all about political situation. Okay, kasi dito po makikita po natin na of course tayo halimbawa po dito ay tayo ay nagsasama-sama. Ang pinaka dapat po dito i-deal is yung pinaka-head. Alright, yung pinaka-head. Now dito po sa setting po ng Book of Micah, dito po i-deal yung mga head ng bawat bansa. Okay, dito po i-deal yung bawat yung mga capitals and then dito po yung mga leaders. Ito po yung mga dinil during this time. Kasi kapag naayos yung head, of course, maayos yung mga nasa baba. Magiging maayos yung mga nasasakupan. Okay? Kaya ito po yung idinil po dito na makikita po natin in the Book of Micah. Now, punta po tayo sa outline. Alright? The outline of the Book of Micah. Alright, and sabi po, unang-una po na makikita nyo po dyan from chapter number 1 down to chapter number 3, ang una nyo po makikita po dyan is impending judgment proclaimed. Okay, yung judgment na nakaabang dahil sa kasalanan na ginagawa po nila ay pinroclaim po ni Prophet Micah. And dyan po, na isa po sa mga topic na makikita nyo po dyan is the trial of the capitals. Now, dito po, pag sinabi po natin trials of the capitals, idinil po dito yung lugar mismo. Yung lugar. Kaya nga po, mababasa po natin yan dito po in verse number 1
down to verse number 16. Okay, chapter number 1, verse number 1 down to chapter number to verse number 16. Makikita po natin diyan is the grief over Samaria and Jerusalem. Okay, na mababasa po natin diyan na yung judgment na pinroclaim, yung impending judgment na pinroclaim po ni Prophet Micah ay nakatuon dito sa dalawang capitals na ito. The Samaria and Jerusalem. Mababasa po natin dyan the last part of chapter number 1, the last part of verse number 1 of chapter number 1, na ang sabi po dyan, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. Kaya nga kung mababasa niyo po dyan, the first one after po niyang chap ng verse number 1, mababasa niyo sunod dyan, the first word of verse number 2 is the word here. Okay, sa kadahilanan po na ito po ay nakasubject dito po sa dalawang capitals po na ito. The capital of Samaria and Jerusalem. Na pinoproclaim po dito ni Prophet Micah na merong nakaabang na impending judgment sa mga capitals po na ito. Kaya nga dito mababasa rin po natin that God, again, the first outline of the book is impending judgment proclaimed. So yung nakaabang na judgment para dito sa mga lugar po na ito dahil sa kasalanan na kanilang ginagawa ay ipinroclaim po ni Prophet Micah. Kaya nga the subject is the two capitals, Samaria and Jerusalem. Na dyan po mababasa rin po natin from chapter number 1 down to chapter number 3, mababasa rin po natin dyan that God will remove injustice. Alright? God will remove injustice. Tinan niyo po, ang sabi po dyan in verse number 2, in chapter number 2 and verse number 13. Okay, dyan po natin mababasa po yan that God will remove injustice. The breaker is come up before them. They have broken off and passed through the gate and are gone out by it. And their king shall pass before them and the Lord on the head of them. So dito po kasi, dahil po nga sabi ko nga po sa inyo, the issue here is political issue. So ang dinidil po dito yung pinaka-head na mismo. Kasi of course, wala namang magagawa ang mga nasa baba, yung mga nasasakupan kundi sumunod. So kung madidil yung mga nasa taas, ay magiging maayos yung nasasakupan. Kaya sila po yung dinil po ngayon, itong mga capitals po na ito, Samaria and Jerusalem. Na sa pagdeal po sa kanila, tinanggal po ng Diyos ang injustice. Okay? Tinanggal po ng Diyos. Kaya nga po, the next na topic po dyan, after the trial of the capitals, ang sunod po na makikita po natin dyan is the trial of the leaders. Okay? So, dinil ng Diyos yung lugar, and ngayon, idinil naman ng Diyos ang mga leaders. Yan naman po ay makikita nyo naman dyan is judgment against Israel's leaders. Okay, so sabi ko nga po sa inyo, ang dinideal na ngayon ng Diyos through Prophet Micah is yung mga nangunguna na sa mga Israelites. Okay, yan na po ang dinideal po ng Diyos. Alright, kaya nga nung una is the trial of the capitals, lugar. Ngayon po is the trial of the leaders. Na makikita po natin yan from chapter number 3, verse number 1, down to verse number 12. Okay, from chapter number 3, verse number 1, down to verse number 12. Kaya nga in verse number 1 of chapter number 3, makikita nyo po dyan ang sabi po ng Bible, and I said, here I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel, is it not for you to know judgment? So, kita nyo po dito, binigyang pansin na po dito at tinawag na po dito yung attention ng mga heads of Israel. So, sila na po ang idinil po dito ng Diyos. Kaya nga kung itutuloy nyo po yan hanggang verse number 12, makikita nyo po dyan yung trial against the leaders. Nasabi ko nga po sa inyo, the setting of the book of Micah is all about political issue. So, makikita nyo po, Kung ano yung gagawin nung leader, yun din naman yung gagawin ng mga nasasakupan. Which is very common po, di ba? Kaya nga, ang idinil ngayon ng Panginoon, ang idinil po ngayon ng Diyos, na ginamit niya si Prophet Micah to proclaim the impending judgment, ang idinil ngayon ng Diyos is yung mga head. Okay, sige, kasi
Puro na lang sila eh. Okay, tingnan natin ngayon, baka mali na talaga yung ginagawa nung nasa taas. Kaya ang idinilbo ng Diyos is the leaders. Dahil kapag maayos ang leaders, maayos din ang nasasakupan. Alright, so yan po ang binigyang pansin po dito. Now, that is the first outline na makikita po natin. Now, dito po sa Book of Micah, mayroon lang po itong tatlong outline. The first one is the impending judgment proclaimed. And then the second one, makikita po natin dun sa first outline is idinil yung mga lugar. Now, after idinil yung lugar, after idinil yung mga leaders, the second outline na makikita po natin is Israel's blessing promised. So makikita nyo po dito, after ng Diyos idinil ang Israel, after ng Diyos idinil yung mga capitals ng Israel, after ng Diyos idinil yung mga nangunguna sa mga Israelites, ngayon naman po, dahil naging maayos na, and ngayon ibinigay niya na po ang kanyang promise. Okay? Israel's blessing promise. Now, the first promise na natanggap po nila is the Lord will be king. Okay? The Lord will be king. Yan po ay yung outline po ng Israel's blessings promise ay makikita po natin from chapter number 4 down to chapter number 5. Okay? At ang una pong promise na ibinigay po sa kanila is that the Lord will be king. Na mababasa po natin yan in chapter number 4, verse number 1, down to verse number 13. Okay? Diyan po nakalagay yan. Now, to save much time, isulat nyo lamang po yung verse, yung chapter, then after the service, ay pwede nyo po itong basahin. Okay? Now, nakalagay po dyan, makikita nyo, the first promise na ibinigay po sa kanila is that the Lord will be king. Chapter number 4, verse number 1 to verse number 13. And the second promise na dapat abangan ng mga Israelites is that a ruler will come from Bethlehem. A ruler will come from Bethlehem. Now, ito po, isa po ito sa mga sikat na prophecy. Okay? This is all about the prophecy about the coming Messiah. Okay? Isa po ito, kung makikita nyo po, at isa po ito sa mga highlight about dito po sa Book of Micah. Ito pong prophecy about the coming Messiah. Chapter number 5 in verse number 2. Chapter number 5 in verse number 2. Na nakalagay po dyan, but thou Bethlehem, but thou Bethlehem, Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee he shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. So makikita nyo po dyan, this is all about the prophecy this is all about the prophecy of coming Messiah, about sa coming Messiah. So, yan po, isa po yan, kung sabi ko nga po sa inyo, isa po yan sa mga highlight ng book po na ito. Yung prophecy ni Prophet Micah patungkol po doon sa birth ng Panginoong Hesukristo. So, yan po yung second topic na makikita po natin. The first one is the impending judgment proclaimed. And the second one is the Israel's blessings promised. And then the last outline na makikita po natin dito po in the book of Micah is instant repentance pleaded. Alright? Instant repentance pleaded. From chapter number 6 hanggang dito po sa last chapter ng Book of Micah, which is chapter number 7. Now, dito naman po kanina, doon sa first outline is about sa impending judgment proclaim. Nakikita po natin yung dalawang topic po doon. The trials of the capitals and the trial of the leaders. Now, idinil yung lugar, idinil yung mga leaders. This time, sa last outline ng Book of Micah, the trial of the people. Okay? So after ng leaders ngayon, idinil na ngayon ng Diyos ang mga tao. Na makikita po natin dito that God has a complaint for the people. Okay? Makikita po natin yan from chapter number 6, verse number 1,
down to verse number 16. But may babasahin lamang po akong isang dalawang verse po dito na makikita po natin. Ito po yung complaint ng Diyos sa mga tao po niya. Okay, and sabi po dito, chapter number 6, verse number 3, O my people, what have I done unto thee? And wherein have I wearied thee? Testify against me. Okay? And sabi po dyan in verse number 4, For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the hands of the servants, and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. Kaya nga po dito, makikita niyo po, na meron na pong complaint ang Diyos sa kanila. Na tinatanong ng Diyos, ano ang nagawa, saan ako nagkulang, samantalang kayo ay pinalaya ko out of the bondage of Egypt. Kasi ang dinidil na po ngayon dito ng Diyos through Prophet Micah is yung tao. Okay, yung tao kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, the story of Israel is paulit-ulit yung kanilang kasalanan eh. Nagsimula sa rebellion and then after nyan tuloy-tuloy na. And then susunod yan, magre-repent. And then pagkatapos nila makabalik, panibago ng kasalanan na naman. So paulit-ulit, kaya this time, idinil na ng Diyos ang tao. Idinil niya ang leaders, idinil niya ngayon ang tao. Okay, yan ang question sa kanila ng Diyos. O my people, what have I done unto thee? And wherein have I wearied thee? Testify of me. So yan po yung complaint. Diyan po natin makikita that God has a complaint for the people. So after po niyan, mababasa po natin sa last part ng chapter po na, ng book po na ito, which is in verse number 7, ay chapter number 7, ay from chapter number 7, verse number 1 to verse number 20, dito na po natin makikita that God promises eventual restoration. Okay, so makikita niyo po lagi, no po, lagi sa dulo nang after ng Diyos i-deal ang kanyang tao, nandiyan lagi ang restoration. Kaya nga po makikita nyo in verse number 19 of chapter number 7, ang sabi po dyan, He will turn again, He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and Thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Okay, so makikita nyo po dyan, that is the restoration. Dyan po pinangako ng Diyos ang restoration ng Israel. Now dito po, particularly ang tinukoy po, na ang binigay na lesson. Okay, ang binigay na lesson po dito ni Prophet Micah, the simple lesson about this book na ipinakita po ni Prophet Micah dito po sa mga Israelites, sa mga tao po ng Diyos, is that choosing to live a life apart from God is making a commitment to sin. Na pinaunawa po dito sa kanila ni Prophet Micah na yung piliin mo ang buhay na malayo sa Diyos, ibig sabihin niya nagkakaroon ka ng commitment sa kasalanan. Okay, yan po yung lesson na ibinigay po. Yan po yung gustong paratingin ni Prophet Micah po sa kanila sa pamamagitan ng pag-proclaim ng nakaabang na judgment sa kanila, sa pamamagitan po ng pag-deal sa mga leaders ng Israel, sa pamamagitan ng pag-deal ng people of God. Ang pinaka-lesson po na binigay po sa kanila, ang pinaka-pinipreach po ni Prophet Micah po sa kanila is that kapag pinili mo na mamuhay ng apart from God, choosing to live a life apart from God is making a commitment to sin. And when you choose to commit diyan sa kasalanan, ang binibigay po sa kanila ni Prophet Micah is that sin leads to judgment and death. Na-proven na noong mga nakaraan pa, bago pa dumating sa panahon po ni Prophet Micah. Kaya ito po yung sinasabi, that is the very purpose of the prophet. Pinampaalam po sa kanila ito. Kaya nga po, makikita nyo, napakaganda po ng lesson po dito. Yung piliin mo na ikaw ay mamuhay apart from God, alam mo na kung saan ka babagsak. Of course, doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos or karumal-dumal sa harap ng Diyos, which is ang kasalanan. But sabi ko nga po sa inyo, dito, bagamat ganun ang ginawa ng Israel, still nandyan pa rin ang restoration. Kaya nga doon po sa last part, doon sa last verse na binasa po natin, dyan po natin makikita ang Panginoong Jesucristo in the book of Micah. Christ as our Savior. Ang sabi po dyan, babasahin ko lamang po ulit, in verse number 19 of chapter number 7, He will turn again,
He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins into the depths of the sea. Now dito po, pinakita po dito that only through the death of Christ can our sins be cast into the depths of the sea. Okay, so dito po ipinakita that still ang kapatawaran at ang kapatawaran ng ating kasalanan ay sa pamamagitan lang ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Okay, kaya yan po yung diyan po natin makikita ang Panginoong Jesucristo in the book of Micah. Again, the lesson is to warn God's people. The very purpose is to warn God's people that judgment is coming and to offer pardon to all who repent. Kaya nga po dito, makikita natin doon pa lang sa lesson na ibinigay po ni Prophet Micah po sa kanila. Na if you choose to live a life apart from God, kasalanan ang babagsakan po natin. And sa kasalanan na yan, once na ikaw ay nag-commit dyan sa kasalanan na yan, sin always bring death and judgment. Kaya po mga kapatid, kung ito po, alam nyo, napakaganda po na itong pag-aaral po natin. Nasabi na po ito ng ating mahal na pastor po dito. Kung saan nila nga nangyari, hindi malabong mangyari sa atin ito. Kaya nga natin pinag-aaralan yung history. Okay, para hindi tayo maging ignorante. Kasi kung ang Diyos noon pa lang ay galit na kasalanan, hanggang ngayon galit pa rin ang Diyos sa kasalanan. Alright? Kaya yan po ang tatandaan po natin. Kaya ganoon na lang po namin ipanalangin at encourage ang bawat isa na maging seryoso po dito po sa Sunday School. Brethren, that is the synopsis of the book of Micah. I do believe na ang bawat isa po sa atin ay meron po natutunan sa ating pong Sunday School. Amen? Tayo po ay magsitayin lahat. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and bow our heads for prayer, please. Dakila po namin, Diyos. Maraming salamat po sa natapos po namin Sunday School. Thank you, O God, for giving us the wisdom, the knowledge, and the understanding that we need upang maunawaan po namin, Panginoon, ang aming pong pinag-aaralan. Thank you, O God, for the lesson mula po sa synopsis of the book of Micah. At nawa, Panginoon, ang aming pong mga narinig, Panginoon, ay maitanim po namin ang aming mga dagdag kaalaman na narinig, Panginoon, ngayon po umaga po na ito, ay maitanim po namin sa aming pong puso't isipan. At kayo po ang patuloy po na manguna sa buong pananambahan po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, everybody, get your...